What's up mga babayan? Kamusta kayo? Ako po ulit si Jaime. Welcome po mga babayan sa aking vlog. And kung bago ka sa channel ko mga babayan, please support, like, comment, and subscribe. And ako po isang OFW dito sa Alcobar, Saudi Arabia. And gumagawa ako ng mga random lifestyle about OFW and reaction videos about sports and trending topics. So yun nga mga babayan, no? Di pa tayo kumikita, mababawasan na agad. So yun nga mga kababayan, kung ikaw ay isang YouTuber o monetized channel or bago ka lang o nagsisimula ka lang, ito mga kababayan, pag-uusapan natin. And kung ikaw ay monetized na, sigurado naka-receive ka ngayon ng email galing kay YouTube. So ito mga kababayan, pag-uusapan natin to, no? Siguro naman na-receive nyo rin to. And then kung ikaw wala pa, hindi ka pa monetize, makinig ka, pakinggan nyo ito mga kababayan, no? Kasi medyo ano lang lilinawin lang natin to kasi importante ito mga kababayan. So nakareceive nga ako ng email, ito nga mga kababayan, pag-uusapan natin, no? Nakareceive ako ng email kay YouTube mga kababayan, siguro kayo din naman, no? Sabi niya, "Hi there." Ganda pa ng intro, no? Ang ganda pa ng simula, "Hi there. We're reaching out because Google will require to deduct US taxes from payment to creators outside of the US. So outside US, isa tayo doon, Pilipinas, kung saan man tayo, basta outside US, meron na tayong tax. And then later this year, as early as June 2021, over the next few weeks, we'll be asking you to submit your tax info AdSense to determine the correct amount of taxes to deduct." So kailangan natin hanggang June 2021 pa naman mag-start yun mga kababayan, yung gagawin nga na tax sa atin. And then, if any apply, if your taxes is not provided by May 31, 2021, Google may be required to deduct up to 20% of your total earning worldwide. So mga kababayan, no? Mag-start talaga yung pag-deduct ni YouTube sa taxes natin June 2021. Pero ang inihingi niya mga kababayan na kailangan makapag-submit tayo hanggang May 31. Dahil pag hindi, 24% yung total earning worldwide yung kakaltasin ni YouTube. Ganon yun mga kababayan. 24%. Napakalaki kung hindi mo masubmit. Kung napanood mo ito ngayon, iasikasuhin mo na. Tapos ito, sabi niya, "What do I need to do? In the next few weeks, we will receive an email to submit your taxes." So yun, tax information and AdSense. So kailangan, yun nga, sa AdSense, nandun yung nakalagay. And then the online tax tool, AdSense, is six steps and will be asked a series of questions to guide you through the process. So dun nga sa Google AdSense natin mga babayan, doon may mga tanong doon, parang pipila pa natin para isubmit nga kay YouTube yon or kay Google yon. Ay, for more information, click on this changes and list of tax to be prepared. So yun, help center mga kababayan, click nyo. So nandyan yon. Tapos, what is happening? Google has a responsibility under Chapter 3 of US Internal Revenue Code of Collect Taxes and for monetizing creators outside of the US and deduct taxes certain instances will be earn income from viewers in US. So yun mga kababayan pala. Kung marami kang viewers na taga nasa US, sila yung views na yun ang mababawasan. So ibig sabihin nito mga kababayan, kung marami kang viewers na taga marami kang viewers na nasa US. So that's a possible na mas malaki yung makakaltas kasi yun yung may mga taxes. Pero kung outside US naman, wala namang ganun. Wala namang hinihingi siyang tax doon kung outside US ka. So, for our creators outside of US, we will soon be updating our terms of service where earning from YouTube will consider royalties from US tax preventive. So, ganun pa din mga kababayan pala, no? Kahit hindi naman US yung nanonood sa'yo. So, soon, baka magkaroon din sila ng update about doon kung paano din yung proseso kung magkaroon din ba ng tax yun. So, same-same pa rin pala yung mga kababayan. This way, in fact, they'll be earning as tax
and required by US law, Google will deduct taxes. So, yun. Talagang si Google magdi-deduct ng tax sa ating mga babayan. Yun yung sabi ko kanina. Actually, December ako na-monetize. Until now, di ko pa naman na-reach yung $100 threshold. Pero ito, aharap na tayo sa tax, mga kababayan. So, how will earn to be impacted? Impacted. How will my earnings to be impacted? If you provide your tax info, U.S. taxes may be applied to your monthly U.S. earning from AdSense. Revenue earned from viewers in U.S. through ad views. So, yun mga kababayan, no? Yun nga, gaya nga sabi ko kanina, ang mababawasan lang naman na views na bibigyan nila ng tax ay yung mga nasa US viewers mo. And then, ito pa malupit mga kababayan. YouTube Premium, Super Chat, Super Stickers, and Channel Members, if no tax is provided, your tax rate may be default and to the higher individual backup withholding tax 24% of total earning worldwide. So yun mga kababayan, hindi lang sa views na sa US, including yung Super Chat, Super Stickers, Channel Members, so tsaka yung Premium, lahat yun mga kababayan, kukuhanan din ng tax ni YouTube. Pero again, kung hindi mo nga masubmit yung tax info mo, eh, kakaltasa ka na default nila na 24% of your earning mo, yung total earning mo monthly. So yun, to estimate the potential impact of your earning, follow the steps. Yun, may instruction ng mga pakababayan, no? So, yun mga kababayan na sinasabi ko dito. Sabi ko, hindi pamantay kumikita. Eh, magkakaroon na tayo ng bawas. Pasensya na, yun na naman si pinapawis na naman ako. So, yun, hindi pa tayo kumikita. Mababawasan na naman. Which is, wala naman tayo magagawa. Eh, rules yun ni YouTube sa US. So, ayun nga. Nagkakausapan na nga talaga yun. Kahit naman sa Pilipinas, di ba? Napag-usapan na rin yung mga kababayan ng mga YouTuber. Eh, babawasan nila ng tax. O papatawan nila ng tax. So, wala tayong magagawa doon. So, kung yung Pilipinas nga nag-isip, eh, what more pa yung US? Pero ang sa US naman kasi mga kababayan, bumabase lang sila sa mga US viewers mo. So, wala ka namang masyadong viewers sa YouTube, sa US, eh, huwag ka masyadong mag-alala. Pero, mga kababayan, as a YouTuber, as a vlogger, lumalawak yan eh, hindi lang naman tayo sa Pilipinas napapanood, hindi lang naman tayo sa Japan, hindi lang naman sa Korea, sa Hong Kong, kung saan saan mang Middle East, and sa US. So darating talaga yung panahon na meron tayong mga viewers na nasa US. So yun, comply na lang natin yung requirements na hinihingi ni YouTube, na gagawa ka tayo mga kababayan, mag-fill up na. Kung napanood mo to, gawin mo na yung steps na yun. Meron naman yan. And then sa mga hindi pa monetize, abang-abang lang kayo at gagawin nyo rin itong gagawin namin. So, yan lang siguro, no? O nga, mas malaki pa naman daw yung bigayan pagka US viewers mo. Pero wala tayong magagawa mga kababayan eh, yun talaga eh. So, yun nga, gaya nga sabi ko, hindi pa man tayo kumikita pa, ulit-ulit na ako, hindi pa naman, ulit-ulit na ako nabanggit ito mga kababayan, no? Kasi natawa ako nung nabasa ko ito eh. Kasi sabi ko, wala, hindi ko pa na-reach yung 100 the thresholds eh. Kung sakali, magkakaroon na agad ng tax, mababawasan na. Pero which is on June pa naman. So malay natin, di ba? On March, April, May, makakaano pa tayo. Hanggang May 31 naman eh. So, yun mga kababayan, no? Na-share ko lang to. At least, na ano tayo lahat. Na at least mga kababayan, na-inform ko kayo. Siguro naman, kasi yung iba, actually, minsan, meron din akong ganung ano mga kababayan, pag naka-receive ako ng email, minsan hindi ko binabasa, lalo ako YouTube kasi minsan paulit-ulit lang din naman yun eh. Yung monthly creators something na sinesend sa atin, di ba? So minsan oo, may bago, pero kadalasan hindi ko na ano kasi napapanood din naman natin sa YouTube. May mga gumagawa naman nun. Di ba mga kababayan? So yun lang, nasabi ko lang to. And then na-share ko kung nagustuhan nyo itong, kung nagustuhan nyo mga kababayan yung video na to, paki-like, comment, and mag-subscribe ka na mga kababayan. Hit mo na rin yung notification bell para every time may bago akong upload, manonotify ka. Maraming salamat sa inyo lahat. Maraming salamat sa lahat ng OFW sa mundo. Shoutout sa inyo lahat. And God bless po sa lahat. And God bless po sa mga pag-anak natin sa Pilipinas. OFW, saludo ko sa inyo lahat. Sa ating lahat. Alam ko, napakahirap ng buhay bilang isang abroad. And mga kababayan, lalo sa mga kapatid ko, Masikampo family, Dondoyano family,
lahat, Villarreal, lahat, lahat yan, Bilarde, Taupo, De Leon, maraming maraming salamat sa inyo lahat. Ingat po kayo dyan, ingat tayo lahat. Mga kapatid, kaya natin to. Pray lang. See you my next vlog. Bye.